Hello at kumusta po muli? Welcome back po sa ating channel at magandang araw po. At ngayon po ay mayroon tayong gagawin na old model na Minicom po. Bali ito po ay hindi na ginagamit, gawa ng phase out na rin itong cassette tape saka yung kanyang VCD. So ang gusto mangyari na mayari, gusto niyong magamit yung mga files niya sa USB or yung kanya mga music. So ang gagawin natin ngayon dito, i-install natin ng MP3 Bluetooth decoder with USB para magamit niya to. So ang gagawin natin dito ngayon, maglalagay tayo ng decoder, MP3 decoder with USB. Bali, ito yon ang i-install natin. Meron siyang USB sa Bluetooth. Ayan po siya. Para magamit yung USB with the mga music files. Ito po siya. So, may play mo yung mga music mo sa USB. Pag meron ng Bluetooth decoder. Ayan siya. Kasi ang sa ngayon, bali FM lang to. Ayan, gumagana naman siya. Pero FM lang. Yung kasi wala na, yung CD, BCD, wala na rin. So, pwede siyang i-upgrade. Gawin natin USB siya. So, yun pa tayong gagawin ngayon. So, kailangan natin ito ma-mount dito kasi dito sa gilid hindi man magandang tingnan. Or sa likod, mas hassle naman kung dito sa likod. Kaya, dito natin ikabit sa harap na lang. Bali, katingin natin to para ma-mount natin to dito. So, ayan. So atin pong simulan para maisalpak natin yung decoder. So, ayan siya. Ito yung kanyang loob ng Minicom po. Ito yung kanyang pinaka mainboard. So, bali ito yung ating kakatingin. Ayan, kung may nakita nyo, nilagyan ko siya ng pattern para eksakto yung kanyang decoder. Ayan siya. Tapos, powering natin to. Kuha tayo ng supply dito. Then, yung sa input niya. Kahit dito tayo mag-tap sa pwedeng sa auxiliary, pwedeng dito sa MD, yung input niya. So, okay ho. Natin to. Bali, katingin natin yung plastic cover niya. Ayan. Ito pala, malambot lang naman itong plastic kahit hindi mo na gamitan ng mini drill cutter.
kahit mano-mano lang po to, kahit to, yung tabas tayo rito ng konti, tapos laghariin. Ayan. So, ayan po. So, ito pala po siya. Ginimitan ko na ng soldering cutter tip. Ito. Kasi malambot lang naman yung plastic. Ito, pwede na siya. So, ayan po siya. Kung makikita nyo. Then, sa kabila. Siya. So, ayan po, na kita natin ng rectangle. Ayan. So, papakita nyo, ito po siya. Bali, klihahin natin to para kuminis siya. Mawala yung mga konting sobra nung natunaw na plastic. Ayan. So, ito po, bali, pakinisin mo natin to. Kikil-kikil muna sa gilid. Para mawala yung mga sobrang plastic. So, ayan po na liha natin or nakikil. Ayan, yung kanyang pagmamountingan natin. Yung square hole niya. Para may salpak natin itong decoder. So, ganito po siya. Ayan. So, kung makikita nyo, sakto lang siya. Then, i-screw po natin dito sa apat na corner para hindi siya gumalaw. Ayan siya. Saka natin wiringan ng supply saka yung papunta sa kanyang amplifier input. So, i-screw mo po natin muna siya. So, ayan po, nai-mount natin. Kung makikita nyo, na lagyan natin ng tornilyo. So, isunod natin ngayon yung kanyang supply ng 12 volts po siya. 5 to 12 volts ang supply nito. Then, yung kanyang
input dito sa amplifier. Yung preamp niya to input. Yan pang isusunod nating install. Ayan siya. So ito po yung kanyang harness wire, yung sa supply, then yung sa preamp to amplifier. Bali, nagrigaw ng extension niya para hindi mabitin pagdating dito sa connection. Ayan. Ayan po yung kanyang connection. Salpak natin. So ayan po siya. Bali, dito natin padaanin yung kanyang wiring sa gilid. Ayan. Then yung isang wire yung sa supply niya. Ayan po siya. Nadaan po lang sa gilid dito. Bali, hindi nito makasagabal dito kasi hindi naman ginagamit yung CD. Ayan. Bali, ano na to, cancel na yung kanyang supply para hindi na gumalaw yung kanyang mechanical. Ayan siya. So, bali ngayon, maghahanap tayo ng switching supply dito. Kailangan nyo nagsiswitch siya para pag off ng unit, off din po yung kanyang module, itong decoder. Ayan. So kahit yung sa supply ng tuner, doon tayo kumuha. So ayan po. Dito meron supply na ayan po, 7.11 volts. So okay na po yan. Dahil yung kanyang decoder, 5 to 12 volts po yung kanyang range. So, enough na po ito. Yan. Yung tayo kuha ng supply. Bali, ano po rin yan. Nag-switch din yan. Ayan po. May switching din po siya. Off ko. Ayan. Zero. On. Ayan. Lumitaw siya. So, okay na po dyan. So, stop po natin. Then yung kanyang sunod natin yung kanyang input. Dito tayo mag-tap sa MD. Ayan po siya. So, joint natin. Ayan, ito po siya yung kanyang supply. Yan din yung kanyang ground. Kahit saan po dyan, basta may ground ito. Yan. So ito yung pinakamalapit. Dito yung mag-tap. Yan. Then sulod natin yung kanyang preamp to input. Dito po siya. So, ayun na po siya. Na-install natin yung kanyang wiring. Then, kung makita nyo yung loob, ayan. So, atin pong testingin na kung nag-power na siya at mayroong audio. So, ito na po. Buo na natin. Ayan na yung kanyang
Bluetooth module. Ayan po yung FM niya. Regarding ng sound. Ayan po. Ayan. Kaso wala siyang antena, kaya wala masagap. Tapos yung kanyang auxiliary, yung kanyang Bluetooth FM. Tapos ito po yung kanyang USB. Yan. Magamit natin yung kanyang mga music natin. So ayan po siya. Yan. Magagalan ng konting sound muna para hindi tayo ma-copyright. Saglit lang po. Yan. Then, check natin isang USB kung magana siya. Ayan. Yun. So, okay na po siya. Yan po ang naging resulta niyan. Ganun na po pag convert ng decoder ng MP3 USB. Ayan po. So, okay na po siya. At sana po ay makatulong sa inyo. At yung mayroon po mga lumang mini compo, magamit po rin po siya. Ayan po, mag-convert lang kayo ng MP3 module decoder. So, okay na po. At hanggang dito lang po. At sana po ay makatulong sa inyo. At sa mga bago pa lang po sa aking channel, pa subscribe na rin po. At i-like and share po natin. At maraming salamat po at thanks for watching.